What's up? This is MC. Sa videong to ay itutuloy natin ang ating series na Elementary Mathematics at ang discussion sa Divisibility Rules. Ang unang rule na pag-aaralan natin ay para sa divisible by 4. Ang concern natin dito, yung last two digits lang. Kapag yung last two digits ay parehong 0, automatically yung given na number ay divisible by 4. Halimbawa, 100, 200, 300, and so on. Basta yung last two digits parehong 0, automatic divisible yan by 4. Paano naman kung hindi 0 yung last two digits? Halimbawa, 576. Ang gagawin natin dito, titignan yung number na mabubuo ng last two digits. In this case, 76. At i-divide natin yan ng 4. Kapag yung sagot whole number, walang decimal, walang remainder, ibig sabihin si 76 ay divisible by 4 at ganun din yung given na number na 576. So 76 divided by 4. First digit muna na 7. 7 divided by 4, 1. 1 times 4 is 4. 7 minus 4 is 3. Bring down si 6, magiging 36 divided by 4. The answer is 9. 9 times 4 is 36 and 36 minus 36 is 0. So walang remainder, walang decimal. Meaning 76 is divisible by 4, so as the given number 576. Next example, 8,154. Hindi 0 yung last two digits. So titignan yung number na mabubuo nila, 54, at i-divide natin yan ng 4. So 54 divided by 4, 5 divided by 4 is 1, 1 times 4 is 4, 5 minus 4 is 1. Bring down natin si 4, magiging 14. 14 divided by 4, ilang 4 meron sa 14? Merong 3, so the answer is 3. 3 times 4 is 12, and then subtracting 12 from 14, that should give us 2. And 2 will serve as the remainder. Or kapag tinuloy natin yung division, magkakadesimal. Meaning, hindi whole number ang ating sagot, so 54 is not divisible by 4, so as the given number, 8,154. Ngayon, mag-proceed naman tayo sa second rule, at para naman to sa divisible by 8. Ang concern naman natin dito ay yung last 3 digits. Kung kanina para sa divisible by 4, last 2 digits lang, dito naman ay last 3. Kapag yung last 3 digits ay pare-parehong 0, automatically yung given number ay divisible by 8. Halimbawa, 1,000, 2,000, 3,000. Basta yung last 3 digits pare-parehong 0, automatic na divisible by 8. Hindi nyo na kailangan mag-divide. However, mas madalas maka-encounter na number na hindi 0 yung last 3 digits. Halimbawa, 3,752. So, yung number na mabubuo ng last 3 digits, which is in this case 752, ay i-divide natin ng 8. At same goal, dapat yung quotient ay whole number. So, 752 divided by 8. First digit, 7 divided by 8, cannot be. So, magiging first 2 digits, ang mabubuo nilang number, 75. 75 divided by 8 is 9. 9 times 8 is 72. 75 minus 72 is 3. Bring down si 2. Magiging 32 divided by 8. The answer is 4. 4 times 8 is 32. And 32 minus 32 is 0. Walang remainder, walang decimal. Meaning 752 is divisible by 8. So as the given number, 3,752. Next example, 8,926. Again, yung last 3 digits ay hindi zeros. So, ang gagawin natin, titignan yung number na nabubuo nila, 926. I-divide ito ng 8. At dapat whole number yung sagot. So, 926 divided by 8, first digit muna, 9 divided by 8 is 1, 1 times 8 is 8, 9 minus 8 is 1, then bring down natin si 2, magiging 12, 12 divided by 8 is 1, 1 times 8 is 8, and then 12 minus 8 is 4. Tapos bring down natin yung last digit na 6. So magiging 46 divided by 8, ilang 8 meron sa 46? Merong 5, so 5, 5 times 8 is 40, and 46 minus 40 is 6. And 6 will serve as the remainder. Or pag tinuloy natin yung division, again merong decimals. So, 926 is not divisible by 8, so as the given number, 8,926. Para mas ma-practice pa ang inyong natutunan sa videong to, ay i-access yung inihanda kong maikling quiz. Pwede nyong iscan yung QR code na nakapresent ngayon sa screen, or i-click yung link na nasa description. Again, this is MC, always saying, think more often. Thanks for watching and see you in my other videos. Bye-bye.